Kanina ho, alam naman natin na nangyari, di ba? Konting background lang. Ang nangyari po nung nakaraang araw, eh, si Pangulong Duterte po, nagsalita na naman patungkol sa DBP at loan ng ABS-CBN. At kahapon nga, na-interview natin si Mike Defensor. At ngayon, pinag-usapan at tilang pinagtulungan ho, si Mike Defensor kanina dyan sa Kongreso. So, panoorin nun natin ang ilang mga bahagi ng kanilang pag-uusap. At sabi ko nga, grabe ho, atapang atao. Ha? Hindi uurong itong si Mike Defensor. Hanga ako dito. At I'm so proud na na-interview natin siya. Thank you very much, ha? Congressman Mike. Ito na po ang kanyang... Thank you, Honorable Estrella, our presiding officer, Mr. Speaker, the Honorable Lawrence Defensor. Let me just quote Section 105 before I begin, Mr. Speaker. Questions of privilege. Questions of privilege are urgent matters directly and principally affecting the duties, conduct, rights, privileges, dignity, integrity, or reputation of the House or of its members individually or collectively. Nabanggit ko po, Mr. Speaker, no ako'y nagpaalam sa ating kagalang-galang na Majority Floor Leader na ako po'y tumatayo on a question of personal and collective privilege. Sa kadahilanan na ang Pangulo po ay nagsalita kagabi yon tungkol sa investigasyon na sinasagawa sa Development Bank of the Philippines na kung saan binanggit niya na nagkaroon ng suspension at if I may quote him directly, sabi niya, hindi maganda para sa atin yan. Mr. Speaker, the President also stated that there are many investigations of banks but in this particular case, when we were about to investigate the Lopez loan, we suspended the investigation. At idinugtong niya, Mr. Speaker, na ito daw po ay ibibigay niya na sa Ombudsman. Now, Mr. Speaker, let me begin by saying that I already spoke with the Honorable Aglipay, who was here with us in plenary, the Chairman of the Committee on Good Government. At nagpapasalamat po ako, Mr. Speaker, dahil ngayon po nagkaroon kami ng paglilinaw kung ano ang tatahakin at direksyon ng Committee ng Good Government at ng ating Kongreso. Importante, Mr. Speaker, yung sinabi ng ating Presidente at kung ano ang aksyon na gagawin ng ating Kongreso ukol sa investigasyon na ito. Dahil ang ating reputasyon, ang ating integridad, ang ating pong panunungkulan, our duties and responsibilities here in Congress. At saka ano ha, tingnan nyo ha, hindi ho nagbabasa. Talagang alam mong galing sa puso. Madunong tong batang to. Magaling ka talaga, Kong Mike, ha? Kita mo, hindi nagbabasa. Yung speaker nga mismo. Nagbabasa eh. Ito, talagang alam mo yung sinasabi niya. O, di ba? In particular, the Committee on Good Government has to pursue the investigations until its final conclusion. Nakaw? Malinaw po yan. Pagka po nagkaroon ng paghinto, ito ay didesisyonan ng committee. It is the committee's decision. I'd like to thank the Honorable Aglipay again, Mr. Speaker, during the break. Nilapitan niya po ako at nagkaroon na po kami ng paglilinaw. Because Mr. Speaker, what happened was, in January 18, nagkaroon kami ng investigasyon. Doon po sa aming pag-uusap, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na yung mga loan na to ay walang eligibility. Yung po ang nauna. Ang pangalawa po, ang sinabi po nila ay walang mga dokumento at nawawala na daw. Ang hindi alam ng Development Bank of the Philippines, meron po tayong hawak ng mga dokumento. Yun! Dahil ang issue po na ito ay lumabas na isang dekadang nakaraan. No less than the columnist Neil Cruz of the Philippine Daily Inquirer, God bless his soul, wrote about this issue of condoned loans of the ABS-CBN Lopez Group. Grabe, memorize na memorize niya. Ang galing ha! Ang lupit! Nakahanga ito. Ako, sabi ko sa inyo, pag ako, grabe, nakakahanga itong mamang to. Sana ay, nako, Kong Mike, takbo ka ng senador! Ha? And Mr. Speaker, it was in fact the very statement of President Duterte that there are condoned loans. Yon! And during that hearing, Bangko Sentral ng Pilipinas was affirming that there were loans not given eligibility. Oh. Ngayon, Mr. Speaker,
Kung ito namang depensa nila, sinasabi nila na ito daw po ay pwede sila magbenta kahit hindi dumaan sa SPAB dahil ito naman po daw ay tax incentive, lalo pong mas masama. Bakit? Dahil yung 10 na bilyon na utang, oh, ginawa po nilang 3 bilyon. Nako, nako! Mr. Speaker, Ayan na, pumuporma na isa. Yari kayo, ha? Ano, sino, ha? Parang ano, sige, tuloy mo lang yan. Akong bahala pag may sumalag sa'yo. Ganun ang ano eh. Yung nasa likod pa naman niya, itsura pa naman niya, pang pambaragan eh. Di ba? The face of the Honorable, the beautiful face of the Honorable Herrera, oh, she requested me not to dwell on the issue, but I'm just stating a fact. Yaw! Na meron pong patutunguhan ang isyong to. Mm. May mga dokumento at may mga ebidensya. Yaw! At ang Pangulo na nga mismo, nagsabi 3 taong nakaraan, yaw! Binanggit niya na to. Oh, kagabi, tama. Nagalit na siya sa Kongreso. Yawn! Bakit natin hinto at ibibigay sa Ombudsman? Yawn! Ang tanong ko, Mr. Speaker, ano yun? Ano ang ating gagawin? Yawn! Ang tanong ko, oh, sa liderato ng ating Kongreso, yawn! Hindi ko na ho babanggitin ang pangalan. Wag niya! Ang sabi ni Congressman Herrera, wag mo na sabihin, oh, ang pangalan Speaker Lord Velasco. Wag mo na sabihin ano yung pangalan! Ang aksyon ng ating... Iba ka! Mike Defensor! Iba ka talaga, Kong Mike. Talagang sinabi niya. Sabi nung isang congressman, wag ko na daw babanggitin ang pangalan ni Congressman Velasco. Speaker Velasco. Iba ka, para kang si Banat Bay, Bumanat. Simple, pero rock, sabi nga eh, di ba? Pagawin tungkol sa investigasyon oh na ito. Mr. Speaker, oh, again, I thank the Honorable Aglipay. I understand there will be a hearing on the 17th. Yon. Sana po ay matapos natin to. Oh. Because, Mr. Speaker, in the end, ano yun? Ang talumpati ng ating Pangulo was on the vaccination. Tama. And he mentioned that the payment for vaccination oh will come from loans. Yon. Ito po ay manggagaling sa utang. Yon. At ang utang na yan, manggagaling sa DBP yon at sa World Bank. Oh. Ang pera po ng DBP ay pera ng taong bayan. Ayon. Yan po ay pera ng gobyerno. Ayon. At responsibilidad ng Kongresong to na hindi payagang maulit-muli ayon ang pagkawala ng pondong yan. Dahil yan po ay hindi natin pera, hindi perang privado, oh, kundi pera ng sambayanang Pilipino. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon to everyone. Ayon! Oh! 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 Oh, oh, para sa iyo yan, in your face, Velasco! In your face, Velasco! In your face, Velasco! Velasco! Ay, ay nako. Ibang level ka, Kong Mike, ha? Ang lupet-lupet mo! Nako. Please interview Honorable Kong Mike Defensor. Bye, looking forward po. Kaka-interview ko lang kahapon. Baka kaya naman. O, interviewin ko na naman. Ay, nako, Kong Mike. Ah, thank you very much. Alam mo, ito na lang. Ah, ito na lang. Ginawa ni Kong Mike Defensor ang kanyang trabaho. Ginawa ni Kong Mike ang kanyang paninindigan laban sa isang oligark. Ha? Ginawa niya ang nais ng ating Pangulong Duterte. Pero kung wala siyang taong nasa likod, walang mangyayari. Kaya mga banatero, sinihingi ko sa inyo ngayon ang pakikipaglaban natin para dito kay Kong Mike. Meron akong hihingin sa inyo. Puntahan ninyo ang page ng Kongreso, Congress of the Philippines. Yung House of Representative na site, puntahan ninyo, mangkomento kayo. Sabihin nyo niya, bumaba ka na Velasco. Bumaba ka na, resign Velasco. I-post nyo doon, mag-comment kayo doon. Para ho, talagang marinig niya na, sandali, si Pangulong Duterte na nagsasabi nito, anong ginagawa ng grupo ninyo? Eh mga tao mo ito, chairman mo ito. Deputy Speaker mo ito, bakit wala kang ginagawa? Tunganga ka. Mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi kaya ni Kong Mike mag-isa. Kailangan niya ang suporta nating mga banateros. So pumunta ho kayo doon, ha? Puntahan niyo ho.
ang House of the Representative na website, Facebook page, iparamdam nyo sa kanila na nasa likod nyo ho. Na mali, nasa likod po pala ninyo. Mali, ulitin ko. Na nasa likod nyo. Hindi, mali. Nasa... nasa likod kayo ni, ano, ni Kong Mike. Ha? Yun lang. Sir Banat, opo ang comment section nila kapag nagla-live. Eh, doon na lang, comment na lang kayo sa mga ibang comment-comment doon. Basta mag-comment lang kayo. Kasi alam mo, hindi naman kakayanin ni Kong Mike ito. Eh. Kailangan niya ng suporta nating mga netizen. Eh, kakat ko uli ito, ha? Eh, i-share niyo, ha? Ayan ang link. Sino ba naglagay niyang... ano ba yun? Bakit may ano dyan, ha? Ayan, nakaayan na kuya ko. Ayan na. Ay, nako. At ito naman, ha? At ito naman yung... pinagtulungan si Kong Mike. Ito, panoorin mo natin, ha? Ito, pinagtulungan siya. Grabe yung mga nagsasalita dito. Talagang gigil na gigil. Nung February po, natawagan po tayo ni Speaker and in-instructionan niya tayo. Biski hindi pa Feb 18 is mag-hearing na. Yung utos po na yon nung February ay sabi ko, Speaker, kailangan po kahit konting oras mabigyan natin kasi 15 years ago pa po itong mga papeles na to. Ako po yung nakadalo, isang pulong na ginaganap base po sa kanina reklamo. Chaired by Congressman Mike Aglipay. And I listen to the deliberations and the opportunities. Ay, sandali lang po. Meron pala ng, sorry ha. Salamat po pala, Maynang ha. Thank you very much. Dahil dyan pa kulayo kay Kong Mike. Thank you po, Madam Maynang ha. At saka Golden Heart of London. Thank you very much for your support. Banat bay, pa-shoutout po sa Popsi SGC Entertainment sa mga banateros at of course the bodyguard. Shout out everyone. Thank given you po. Him support that allegation. And I personally witnessed failure on their part to support their allegations with documents. Kesyo failure daw, failure. As in failure, ha? Pay. And I support whatever action the chairman would take to handle these particular issues because when one goes to any committee for an investigation, he should be ready with documents and not go on a fishing expedition requiring the banks, including the central bank, to bring the documents that they are required to present before the body, before the council, the committee. Mr. Speaker, isa-isahin ko. Ayan. Ang unang binanggit po ni Honorable Atienza, yung daw salita ko is not a collective privilege. It is precisely a collective privilege, Mr. Speaker, dahil ang Pangulo nagsabi, Kongreso. That is so not that my is point, Mr. Speaker, and I have a motion. Yeah. No, before and the... Dali, relax ka lang, binabara mo, patapusin mo. Motion, just quick. Now, on a personal level, Mr. Speaker, I did say it is a personal and collective privilege. Ngayon, Mr. Speaker, sinasabi ni Honorable Belmonte, I already touched on the issue. Mr. Speaker, I never discuss pro or against the issue. Mm. Ang sinasabi ko lang yung factual na mayroong mga lumabas doon sa ginawa naming hearing. Therefore, yun ang kinagalit ng Pangulo. Now, if you feel that the President had no right to say that mali ang pag-suspend natin, okay, delete what I said. That there was condonation, that there was suspension because that is the statement of the President. And if the majority will allow that those phrases will be taken off, then I would say that this very Congress is fighting the objective and intent of the President. Thank you, Mr. Speaker. Ayan! Ay, grabe ho, ha. Ang galing na sinabi, di ba? So, sinabi niya na, oy, kung ganun pala naman, so this, hindi yung objective ng ating Pangulo ang ginagawa ninyo. Kayo majority. Ulitin natin, ha. Tignan nyo, play natin. Oh, ang galing. On a personal level, Mr. Speaker, I did say it is a personal and collective privilege. Okay. Ngayon, Mr. Speaker, sinasabi ni Honorable Belmonte, I already touched on the issue. Mr. Speaker, I never discuss pro or against the issue. Ang sinasabi ko lang yung factual na mayroong mga lumabas doon sa ginawa naming hearing. Therefore, yun ang kinagalit ng Pangulo. Now, if you feel that the President had no right to say that mali ang pag-suspend natin, okay, delete what I said. That there was condonation, that there was suspension because that is the statement of the President. Okay. And if the majority will allow that those phrases will be taken off, then I would say that this very Congress is fighting the objective and intent of the President. Thank you, Mr. Speaker. Yon! Ay, ano ba yan?
puso. Mapatagal, Bisaya o Iruka. Ay nako, grabe, grabe. Iba-ibang level talaga itong si ano ha, si... Ang galing, i-upload ko kasi yan. Ayan na, nilagay natin ha. Itong kami eh, po ay nagiring... Papanoorin natin ngayon yung buo. Para mas maganda, mas nakita nyo yung buo, paano sila nagsusuplakan dyan. At saka yung mga iba pang kongresista na bumabara kay Kong Mike. Noong February, January 18, ay napagkasunduan po sa mga resource persons na binigyan sila ng taning na isang buwan na i-produce po yung mga dokumento na kulang. Yung Lopez Group po, DBP, at saka BSP. Yung taning po na yon ay sa Feb 18 pa, kaya ang hearing po natin ay sinuspend ko nung Feb 3, 2. Nung Feb 3 po, natawagan po tayo ni Speaker and in instruction niya tayo, biski hindi pa Feb 18, is mag-hearing na. Yung utos po na yon nung Feb 3 ay sabi ko, Speaker, kailangan po kahit konting oras mabigyan natin kasi 15 years ago pa po itong mga papeles na to. So napag-usundan pa namin nung Feb 3 and in-instructionan ko po yung COMSEC na i-prepare ang hearing sa Feb 17. So yun po ang napagkasundoan ng lahat at ito po ay pending sa Committee on Good Government and Public Accountability. Rest assured po ay hahanapin natin yung punot dulo. Sabi nito isa, parang robot magsalita na si Kong sa mga aglipay. Eh, baka kasi naano na siya eh. Natataranta na siguro. Hindi niya alam kung napag-utusan lang siyang itigil. Eh, tapos eh, ayan, sabi niya, ay, patay tayo dito. Ang kinakalaban na natin, si Pangulong Duterte. Isipin mo ba naman, ha? Ito, isipin mo ha, ang kinakalaban ngayon ng Kongreso, hindi ho ba kayo nahihiya? Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, bakit niyo tinigil? O, sino nagtigil? Ito si Kong Aglipay. O, so ngayon, nga. Itong issue na to. Maraming salamat po. Thank you, distinguished gentleman from DIWA Party List, the majority floor leader. Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Deputy Speaker, Bernadette Herrera. Nakao, isa pa ito. The distinguished Deputy Speaker is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. I just like to react because my name was being mentioned. I was looking at the Honorable Defensor because this topic is already a topic in the committee already for deliberation. And hindi po tama that he's using the time here in plenary to discuss things that are up for investigation in the Committee on Good Government. Kaya po siya tinitignan para pigilan po siya dahil hindi po tama na dinidiscuss po natin ang bagay na to, ang subject matter na to. Eh paano? Problema nga. Hindi tama daw dyan i-discuss. Eh pinigilan nyo na sa komite. Paano mangyayari yun? Oh, bakit? May privilege speech eh. So, and he gave us his assurance earlier that he will not violate the rules of this floor of the plenary para po magkaroon ng due advantage doon sa kanyang posisyon. Kaya Mr. Speaker, I just like to put that in record. That's why, that is the reason why I was looking at him, to prevent him from saying anything further regarding the subject matter that is already a topic in the Committee on Good Government. Eh, tinigil nga eh. Oh, anong masasabi nyo? Eh, tinigil nyo nga eh. So, ano mangyayari? Buti nga, bakit ba parang pinipigilan nyo talaga yung tao? Ha? Ha? Ikaw kaya ang titigaw ko ng gayaan? Sige, ha? Ah, sige. Eh, gusto namin marinig yun eh. Bakit sasabihin ninyo, topic na yun sa komite, bakit dadali nito sa plenaryo? Eh, sandali, pinipigilan nyo nga eh. Ha? Makuha ka sa tingin, ha? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. The remarks of the distinguished lady Deputy Speaker is noted by the chair. The majority floor leader. Mr. Speaker. Mr. Speaker. I move that we recognize the Honorable Kit Belmonte. Ito naman si Belmonte. Sir Speaker, the Honorable Belmonte yielded to the Deputy Speaker Atienza. May we recognize the Honorable Atienza?
The distinguished Deputy Speaker. Itong mga nagsasalita na ito na lumalaban kay Kong Mike Defensor, lahat ito bata ito ni Velasco. Lahat ito, ito yung mga dating nung nakakaroon ng gulo dyan sa speakership, yan ho yung mga nakatabi kay Velasco. Hindi nyo napansin, hindi nyo maalala yung mga itsura. Yun, oh, ito, si Atienza, yung babae, yung si Belmont. Naku, mga talaga nga naman. Oh. Recognize. Please proceed. Puro bata ni Velasco ito. Anong ginagawa ng mga bata mo, Velasco? Thank you, Mr. Speaker. We would like to be enlightened. What is the purpose of these deliberations going on now on the floor? To take over the time that we would want to allow to tackle very important measures pending before this body. Ano po ba ang punot dulo nito? At ano po ba ang... Ang punot dulo, Congressman Atienza, ay pinigilan nyo sa komite si Mike Defensor. At kami hong mga taong bayan na naghihingi ng report patungkol ho dito. At si Pangulong Duterte. Ang tanungan ni Kong Mike eh, so this majority, itong majority ng Congress ngayon, are no longer in line with the President. Eh, kaya ka nga tinawag na majority eh. Ibig sabihin niya, nasa inline kayo sa partido ni Pangulong Duterte. Ang bihira kayo. Karapatan ni Congressman Defensor na tumayo upang questionin ang nangyayari sa committee. Nagbago na po ba tayo ng rules? He's mentioning a collective privilege. I do not feel belonging to that issue. That issue is not my own, my concern, and I'd like to be dissociated from his position. And I am questioning his citing collective privilege when this issue is a very personal one for him. Mabuti pa sinabi niya personal privilege, and I will respect that. Pero collective, I do not feel belonging to what he cited here. He is citing again his personal crusade against the ABS and the Lopez companies. Ako po'y nakadalo sa isang pulong na ginaganap base po sa kanilang reklamo, chaired by Congressman Mike Aglipay. And I listened to the deliberations and the opportunities given him to support their allegations. And I personally witnessed failure on their part to support their allegations with documents. And I support whatever action the chairman would take to handle these particular issues, because when one goes to any committee for an investigation, he should be ready with documents and not go on a fishing expedition requiring the banks, including the central bank, to bring the documents that they are required to present before the body. Grabe na ang Congress ngayon, no? Naging tuta na ng mga ABS-CBN, ano? Supposedly, House of Representatives, o dapat eh, House of the People ngayon, House of ABS-CBN na pala ang ano, Kongreso ngayon. Before the council, the committee. At this point, bringing the issue on the floor occupies all of our time. And I question that particular action because it is not in accordance with our rules. Mr. Speaker, before the reply, my name was mentioned and I'd like to react on the statement of the Honorable Gentleman, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if I may. The chair declares a 2 minutes suspension of the session. Floor leader. Mr. Speaker, before we resume, may I recognize the Honorable Kit Belmonte. Isa pa ito, isa pa ito. Gentleman from Quezon City, minority floor leader, is hereby recognized. Proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. I was rising in the middle of the speech of the Honorable about something. However, my microphone was not working at that time, Mr. Speaker. I'm sure my brother will agree with me, Mr. Speaker. Of course, it is his right to speak something of personal collective privilege. However, I presume that he was carried away in tackling matters that were already subject matter to a committee deliberation, as pointed out by the Honorable. I'm sure it was unintended by the Honorable Defensor to get carried away that far
and cause these reactions. Therefore, in accordance with our rules, Mr. Speaker, may I move that we strike out all the matters mentioned. Ang lupit mo, ha? Papastrike out mo pa lahat na sinabi niya. Ha? Lupit mo! Lupit mo! Yan o si Congressman Kit Belmonte. Alam na this. By the Honorable Defensor from the records that are related to the subject matter discussed already in the committee, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, is there any objection? No, Mr. Speaker, object before the ruling of the chair. May I just quickly reply? The distinguished gentleman from Anak Kalusugan is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, isa-isahin ko. Ang unang binanggit po ni Honorable Atienza, yung daw salita ko is not a collective privilege. It is precisely a collective privilege, Mr. Speaker, yon. Dahil ang Pangulo nagsabi, Kongreso. That is so not that my is point, Mr. Speaker, and my, I have a motion. Yeah. No, before the motion, just quick. Now. Andale, paano yun kasi? Now, on a personal level, Mr. Speaker, I did say it is a personal and collective privilege. Ngayon, Mr. Speaker, sinasabi ni Honorable Belmonte, I already touched on the issue. Ah. Mr. Speaker, I never discussed pro or against the issue. Ang sinasabi ko lang yung factual na merong mga lumabas doon sa ginawa naming hearing. Therefore, yun ang kinagalit ng Pangulo. Now, if you feel that the President had no right to say that mali ang pag-suspend natin, okay, delete what I said. That there was condonation, that there was suspension because that is the statement of the President. And if the majority will allow that, those phrases will be taken off, then I would say that this very Congress is fighting the objective and intent of the President. Yo! Thank you, Mr. Speaker. Ano kasi kayo, masyado kayo eh. Pambira kayo, yan ang hirap sa inyo. Mga ano talaga kayo dyan eh. Yung House of, ano na yan ha? Hindi na House yan ng of the people eh. House of ABS-CBN na yan eh. Oh, buti pa ito si Noy Pinalaska. Hello mga Banateros, Pangkape Brad. Salamat ulit sa pag-share ng video mo, more to come. Maraming salamat ha. Oh, ayan ha, si Noy Pinalaska. Patuloy lang natin sumortahan yan ha. Grabe, oh, kitang-kita nyo na. Kitang-kita nyo na kung paano pinagtutulungan si Kong Mike. Oh, diba? At the same time, tama yung point niya. Anong point niya dito? Akala ko ba itong Congress, itong majority sinusuportahan ang kahilingan at kagustuhan ni Pangulong Duterte? Eh, bakit niya yung pinipigilan nyo? Oh, ang pinakamalupit dito ay ito. Belasco, bakit nananahimik ka? Yun ang tanong sa'yo eh. Belasco, gamit ka ng gamit na ikaw ay malapit sa Duterte, ikaw ay malapit kay Pangulong Duterte. Ilang beses mong ginamit yan? Ayan, gentleman's agreement nyo na yan. At si Pangulong Duterte ang pinalandakan mo dyan. Tapos ngayon, ayaw mong sundin ang sinasabi ni Pangulong Duterte? Ha? Anong tawag sa'yo, Belasco? Oposisyon ka na ba ngayon? Porket nakaupo ka na dyan? Oposisyon ka na ba ngayon? At dahil namamayagpag na kayo? Yan! Ang totoo, kayo! Hindi lang ikaw. Alam mo yan. Grupo ninyo. Ha? Pagkatapos ninyong ayusin at galawin ng budget. Pagkatapos ninyong... Naku... Ayoko magsalita pero... Pagkatapos ninyong pasukin yan ng grupo ninyo, yung Kongreso. Ngayon eh, tahimik ka na sa kagustuhan ng ating Pangulo. Anong tawag sa'yo? May tawag ho dyan. Yung... Baka tawag ho dyan yung manggagamit. Baka lang naman. Ginamit mo lang ba talaga si Pangulong Duterte para makaupo ka bilang speaker? Kasi parang wala ka na sa kumpas eh. Yun lang ang tanong ko sa'yo. Parang wala ka nang sa kumpas. Sinabi ni Pangulo eh. Tinan mo, sa sobrang frustration ni Pangulong Duterte ha. Sa sobrang frustration niya sa inyo dyan sa Congress. Sabi niya, ganun ha. Ititigil ninyo. Aba eh, itutuloy ko na lang to sa ombudsman. Ombudsman na bahala dyan. Ha? Ganyang katindi ang frustration ng ating Pangulo sa inyo. Tapos sasabihin mo ngayon, ay ikaw kalyado ni Pangulong Duterte? Eh ba'y pambihira ka? Pambihira ka, Belasco.
manggagamit ka. Kung ganun. Kung ganun, ha? Ginamit mo lang si Pangulong Duterte para maging speaker ka. May hindi ho maganda yan. Tandaan mo. Tandaan mo, iba ang kinakalaban mo. Hindi ho ang kinakalaban mo dito, yung grupo ni Kong Mike. Hindi ho BTS ang kinakalaban mo dito. Si Pangulong Duterte ang kinakalaban nyo dito. Abay, kung sakaling totoong nagamit mo na si Pangulong Duterte, abay, may katulad ka palang vlogger dyan na ginamit si Mocha. Oh. Tapos ngayon, opposition na. Kalaban na si Mocha. Ikaw naman, hindi mo na sinusunod si Pangulong Duterte. Abay, pambihira ka. Tuloy natin. Majority floor leader. Mr. Speaker, there is a pending motion. I object, Mr. Speaker. I object. So we vote on it. There is a motion. Will the distinguished gentleman from Quezon City please repeat his motion? Mr. Speaker, this representation believes we should not vote on a question of rules. This is a rule written in our book of rules governing this particular Congress. And the gentleman from Anakalusugan is citing a subject which is already being taken up in a committee. So what's the basis for taking it up? So therefore, I support the suggestion of Congressman Belmonte to dispense with this discussion. Otherwise, we will concentrate the whole afternoon today on this issue. With the indulgence of everybody, will the distinguished gentleman from Quezon City please repeat his motion? Yes, please. Sir, Mr. Speaker, I move that the statements of the Honorable Gentleman from Anakalusugan, which pertain to subject matters already being tackled by a relevant committee of the House, be stricken from the records of this plenary. Majority floor leader. I object, Mr. Speaker. Majority floor leader. Mr. Speaker, before the good gentleman, Honorable Defensor, can make an objection, this representation for the majority joins the Honorable Kate Belmonte and move to strike the statements pertaining to those related matters as mentioned by the Honorable Belmonte. Therefore, Mr. Speaker, I firmly move to strike out those statements. Mr. Speaker, if I may state my objection... Is there any objection to the motion of the distinguished gentleman from Quezon City? I object, Mr. Speaker, and if I may state my objection. I move to suspend session. Ayan. So, yun na nga ho. So, ang nangyari, pinapa-strike out yung kanyang sinabi ni Mike Defensor. Alam nyo, ganito lang ho yan, ha. Ay, nako. Sabi ko nga, grabe. Pero sa tingin ko, dahil sa nangyaring ito, sa lalo nilang pinipigilan ng katotohanan ng lumabas dyan sa kamera, magwawala ho ang taong bayan dahil sa ginagawa ninyo dyan sa kamera. Ginagalit nyo ang taong bayan. Ang point kasi dito hindi kayo patas . Kung naalala ninyo yung pagdinig nung sa ABS-CBN noon, loon lumabas. Binigyan ng tsansa ang ABS-CBN. Lahat ng tao inimbitahan, lahat ng tagapagtanggol ng ABS-CBN binimbitahan na andon, binigyan ng tsansa. Why this time ayaw ninyong bigyan ng tsansa itong issue ng loan ng ABS-CBN? Bakit nyo pinipigilan si Congressman Mike? Tandaan ninyo, ang tao, pag lalo mong pinipigilan, lalo mong sinasakal. Lalo ho yan magwawala at magwawala ho yan at magsisisigaw. Huwag nyo ho kaming subukan. Kami ho, amoy na namin kayo. Kayo'y puro mga hunyango. Yung mga tao mo, Velasco, sa Kongreso, tingnan mo ang ginagawa. Ano kang klaseng speaker ka? Anong klaseng leader ka? Alam mo, ito ah, kung ang kalaban nyo lang si Defensor, aba pwede pang sabihin natin na mumuliti ka lang si Congressman Defensor. Pwedeng ganun eh. Pero hindi ho eh.
Si Pangulong Duterte ho, ang kinakalaban ninyo. Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, "Hoy, bakit nyo pinipigilan? Bakit nyo tinigil?" Si Pangulong Duterte na mismo. Anong ginagawa mo, Velasco? Yung totoo. Bakit di ka gumagalaw? O ano? Hindi na ito labanan ng leader ng ano, speakership, ha? Hindi na ito labanan ni Velasco at ni Cayetano o kaya ni Velasco o kaya ni Defensor. Hindi na ito labanan ng speakership. Labanan na ho ito ni Velasco at ni Pangulong Duterte. At kung kayong mga gullible at bulag pa rin hanggang ngayon, mahiya kayo. Mahiya kayo dahil sinasabi nyo na kayo ay Duterte supporter o DDS kayo. Eh pero tatanga-tanga pa rin kayo at bubulag-bulagan pa rin kayo. Mahiya kayo sa balat ninyo. Si Pangulong Duterte na mismo ang pinapahiya nitong Velasco na ito sa hindi niya pagsunod. Ha? Pambira ka ha, pambira ka lang. Sa totoo lang, pambira ka. Kahihiyan ka. Supposedly kakampi ka ng ating ano eh. Majority dapat kakampi yan eh. Anong ginagawa ninyo? Kinokontra nyo? Si Pangulong Duterte eh. Nakakainit kayo ng mga julo ha. Ito pa, tingnan mo pa ito, dagdag pa ito, okay? Dagdag pa ho ito. Alam mo, Dayan, naghain sa o hinihain sa Kamara ang House Resolution 1558 na naglalayong imbestigahan daw kung paano ginagastos ang pondong nasa ilalim ng Bayanihan to Recover One Act. Lagpas 30 kongresista daw ang naghain ng panukalang. Pero... O, tingnan mo ha. Ito ha. Itong kongreso, anong ginagawa pa? Aside from pinipigilan ng ABS-CBN na pag-usapan, abay, nagano pa ng panukala na kung saan iimbestigahan daw yung Bayanihan Act 2. Kung saan ba nagamit? Tama bang nagamit yun? Kung magaling kang leader, Velasco, dapat nakokontrol mo yung mga tao dyan. Eto, sa totoo lang, nung nakaraan bang leadership dyan, merong bang kumukontra? Sino lang kumukontra nun? Makabayan Black lang. Pero ito, gustong imbestigahan ng Bayanihan Act 2. Panoorin nyo. Erwin, muling nakiusap si Pangulong Duterte sa mga mambabatas na huwag nang pagtuunan ng pansin ng iba ang isyu ng korupsyon sa pagtugon sa COVID-19. Tungkol naman sa National Vaccination Program, tiniyak po ng Pangulo na wala itong halong katiwalian. So walang korupsyon dito kasi walang hinahawakan ni sino man sa amin dito na bilyon. So, ganon. Ganon ang sitwasyon. Kaya masakit sa amin na basta na lang sweeping allegations about corruption. Iyon ang pakiusap ko lang rin sa mga members ng Congress. Tingnan mo na. Isipin nyo ito ah. Yung Kamara, kaysa na pag-usapan yung sa ABS-CBN, ang hakbang na ginagawa ngayon, ha, ayon sa balita na ito, iimbestigahan pa ang gobyerno ni Pangulong Duterte sa paggamit ng Bayanihan Act 2. Ayan na, si Pangulong Duterte na mismo nagsasabi. Oh. Ha? Itigil nyo yan. Walang katuturan yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ah, sa akin, baka sabihin naman ni Velasco, eh hindi naman kami nagsabi nyo yung mga ibang membro. Oo nga. Pero if you are a good leader, you should have control of your people. Even if individual yan na congressman yan, na mga kaniling representative. Bakit nung nakaraan, may ganyan bang kayo naririnig na kine-question yung Bayanihan Act 1? Ito ngayon, oh, tingnan mo. Sabihin yung sinungaling ako, hindi ako nagsasabi niya, balita ako yan eh. Oh. Kaya ako nagagalit eh. Sabihin nyo lang sa akin, ako mali? Sige nga ho.
Si Pangulong Duterte na nagsasabi niyan. Huwag niyo na. Sinisigurado ko walang korupsyon na nangyayari diyan. Hindi ba kayo nahihiya niyan, mga ano, ikaw ang leader diyan? Velasco? Tapos magagalit kayo sa mga pumupuna sa'yo? Eh ayan na nga si Pangulong Duterte, hindi ka ba nahiya? Siya na nagmamakaawa sa inyo at sinasabing humihingi sa inyo na huwag nyo nang pag-ukulan ng pansin yan. Siguradong walang korupsyon dyan. Hindi ka ba nahiya si Pangulong Duterte na ang nakikiusap pa sa'yo? Hindi ka ba nahiya niyan?